pala si Dale Francis Yu. Ako yung owner ng Terrabox. And ako din yung gumagawa ng mga terrarium. Habang nag-work ako as employee, mahilig din ako maggawa ng aquascape. Nagkataon na nagkaroon ng pandemic, mas marami akong nagagawa na. Kasi na-quarantine ako ng pandemic eh. Yan, kakagawa ako ng mga aquascape, naisip kong ibenta. So, ang nangyari, hindi masyadong pumatok yung aquascape. Yung aquascape kasi pumatok siya pero kailangan siya ng maintenance kasi nakastock yung mga aquarium. So, pwede siyang lumutin, mag-aalaga ka ng mga isda. Para sa akin, mahirap siyang i-stock sa bahay kasi yun nga, magkakaroon siya ng mga problema pa. So, naisip ko na kung meron bang parang aquascape na low maintenance. So, ito yung naisip ko, yung terrarium. Nakita ko yung terrarium sa ibang bansa. So, sabi ko, wala pang nagte-terrarium sa Pilipinas, ah. Sabi ko gano'n. Me, itry natin na mag-terrarium. Wala pang gumagawa na ito. Tsaka sa aquascape kasi marami ng aquascaper. Hindi na tayo masyadong makikilala. So, nag-decide kami sa terrarium. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng grupo ng mga nagte-terrarium sa Pilipinas. Konti lang yung nakita ko. So, meron talaga palang nauna sa akin na nagte-terrarium. So, pero ang nangyari lang kasi sa kanila, nagte-terrarium sila pero wala silang ginagawang parang design. So, ang ginagawa nila sa glass, nagtatanim sila sa glass, sa jar, pero hindi sila gumagawa ng mga design. So, yun yung naisip ko, ipinasok ko yung design ko, yung sarili kong art sa terrarium. Ang main product ko talaga is yung terrarium. And then, sa ngayon, nagbibenta na rin ako ng mga moss, terrarium plants, mga jars. Pagka bumili ka niya sa market ng mga jar na ganyan, nasa 2,500 na kagad siya. So, nag-create ako ng sarili ko, kinuha ko yung mga sukat niya. Sumugal akong bumili ng isang piraso. Tapos yun, kinuha ko yung mga dimension ng glass. Meron kasi akong mix ng soil na hindi ko siya parang sikretong mix siya. Hindi ko siya pwedeng ipakita. Kailangan pagka ginawa ko siya, naka-ready na yung mix niya. Parang ganun. Ah, yung mix ko, binibenta siya ng 85 pesos per tub. So, sobrang mura siya. Pero makakagawa ka na kagad ng isang wall na ganito. Ng wall na moss. Ang nakaganda kasi sa soil na, sa mix soil namin is mabubuhay yung moss and plants. Yung iba kasing mga gumagawa ng mix soil, kadalasan kasi gumagawa siya ng moss wall. Pero pagdating ng katagalan, babagsak siya. So, yun yung kinaganda sa soil namin na hindi siya babagsak kahit gaano katagal. Pero nalang ko talagang sasadyain or makaalog siya. Ganun. Nagde-design din ako ng mga terrarium. So, yung mga client ko, minsan meron silang mas gustong ipagawa. So, yun, binibigyan nila ako ng sample, ginagawa ko siya sa terrarium. Ang target market ko talaga kasi yung mga nag-stay sa bahay, ang mga nag-work from home. Kasi maganda kasi habang nagtatrabaho ka, meron kang nakikita ng parang nature sa tabi mo. Parang nakaka-relax siya. Iba-iba yung mga naging clients ko. Meron din mga pang-regalo nila, ganun, pang sariling gamit. Ang terrarium kasi sa market, nag-range siya ng 3.5 pataas. So, ang ginawa ko, nagbaba ako ng konti sa market kasi wala naman siyang average sa Philippines eh. So, nagbaba ako ng konti para abot kaya din ng tao. So, parang makilala din talaga yung terrarium. Kasi gusto ko rin talaga na yung mga tao mahinggaan nyo ba kasi masaya talaga mag-terrarium eh. Meron silang pwede pagkakitaan dito sa Terrabox. Meron kasi akong binibenta na Terrabox kit. So, yung kit na yon kompleto siya. Meron siya ng jar, may moss, may charcoal, may soil, may mga twigs na rin na ginagamit, may woods yan. Pwede silang bumili nun, sila na yung maggagawa ng sarili nilang art. Meron kasi mga taong gano'n eh, yung gusto nila sila yung gumagawa ng sarili nilang art na terrarium. Sa reseller kasi, meron akong resellers. So, binibigay ko sa kanila na mas mababa yung price. Bibili sila sa akin, tapos i-redesign nila. Or, kahit hindi nila sila bumili, pupost nila yung item ko, sabihin nila na ibibenta nila. Pwede rin po yung gano'n. Sa akin, hindi ako nagpapa-markup na ang ginagawa ko kasi is nagbababa ako ng price ko para same kami ng price ng reseller. So, kunwari, ang prism ko is 4,000.
Minsan 3.5 lang siyang bigay ko. Minsan mga 3,000 lang, depende na po sa... Kasi may sa... Pagdating sa page kasi meron din tumatawad pa rin eh. So, ang ginagawa ko, pinaka-lowest ng pre-sim is 3.5. 4,000 talaga yung price niya, tapos ginagawa ko siyang 3.5. Bali, kung sa reseller ko, nasa 3,000 lang yung bigay ko. Pagdating naman sa mga plants and moss, nagko-cultured talaga ako ng mga moss. Meron akong mga cultured moss na ginagamit. Sa mundo kasi ng aquascape and ng terrarium, bawal kasi talaga yung mangunguha ka ng moss sa, ano eh, sa forest. Kasi masisira mo yung ano eh, environment. So, kailangan mo matutong mag-culture. So, sa una, pwede kang mamulot. So, ganun din naman ako sa umpisa, na mamulot ako sa gilid-gilid. Pero, sa totoo, bawal talaga siya. Kaya, dapat matuto tayong mag-culture ng halaman. Pagdating naman sa mga moss, meron akong mga sinusupplyan na malalaking shop. Mga nag-aquascape yun, kumukuha sila. Kasi gumagamit sila ng mga moss sa mga paludarium, vivarium, gano'n. Yung mga nag-aalaga ng tarantula, yun, sa akin sila kumukuha ng mga moss. So, other side ng business ko yung pagbebenta naman ng mga moss. Pagdating sa puuna naman, mamumuhunan ka lang talaga sa jar. Ang terrarium kasi, pagdating sa terrarium, halos pwede kang walang puhunan eh. Pwede kang mamulot ng bote, mga lumang bote, ganun, dun kang magtatanim. So, ang ginagawa ko yung mga moss, yung mga lumot-lumot dati sa hollow blocks, kinukudkud ko siya dati. Yun ang nilalagay ko sa terrarium. Tapos, nakabenta ako, tuloy-tuloy yun. Naghanap na ako ng iba't ibang klase ng mga moss. Dun na tuloy-tuloy siya. So, kahit wala kang puhunan, makahanap ka lang ng luma dyan, lalagyan ng mga asukal, ganun. Pwede mo siyang gawing terrarium. So, nasa art mo na lang kung paano mo siya gagawin. Ang pinakamahal na jar na binali ko, nasa 650 isa. Yun nga, sabi ko, hindi ko nabenta yung jar na yun. So, bali ang nangyari, mas gumamit pa rin ako ng mga natural na jar, yung mga lalagyan ng mga asukal na mahaba, ganun yung mga ginamit ko nung una. So, mas nabenta siya kasi mas maliit siya and mas mura. Kasi yung jar na malaki na binali ko dati sa mall, mahal siya. So, pag pinatungan ko pa siya, wala na siyang bumibili kaya ganun. Ang kita ko kasi sa mga ganito kalaki, nasa 2.5 per piece ang isang ganito. So, kung makakadalawa ka or apat ka, meron ka ng 10,000 kagad sa isang linggo. Ganun yung kitaan niya. Ano. Dito, mga 4,000, 3,000 to 4,000, pwede kang kumita dito. Yan, madali lang naman siya kasi mura lang yung puhunan na ito eh. Kung basta marunong ka ng gumawa ng glass niya, basta may glass ka na. Pagdating kasi sa mga tinda ko ng moss, nag-average ako ng 100 siguro per month ng moss na natitinda. Kasi minsan yun, so yung mga shop sa iba't ibang lugar, madami yan sila kumuha. Minsan 50 pieces, 30 pieces, 20, pinakamababa, gano'n. So ang mga moss ko kasi, kumikita ako dyan siguro mga 40 pesos per tub. 40, mayroong 80, 60 pesos per tub, gano'n siya yung range niya. So nakaka-100 ako siguro per month or lagpas pa mga gano'n. Ang mga jar ko is may income din yung mga jar. So kung marunong kang gumawa ng mga jar, kung marunong ka sa salamin, malaki din yung kikitain. Kasi maraming kasing nagte-terrarium na gusto nilang gumawa ng terrarium pero wala silang mga jar na paglalagyan. Gusto nilang mag-business. So ang ginawa ko, ako yung naghanap ng opportunity sa kanila na magkaroon ng jar. So ako yung nagbibenta ngayon ng mga jar sa gumagawa ng mga terrarium. Halos wala talaga akong pinuunan eh. Parang bumili lang ako ng unang-unang jar na yung 600, pero hindi ko na siya i-ano as puhunan kasi nga hindi ko siya nabenta eh. So yung unang-unang na puhunan is 180 pesos na jar. So namulot lang ako ng lupa sa labas, tapos kumuha ako ng mga garden soil. Yun, ginawa ko siya, nas pinag-aralan ko kung paano mabubuhay yung moss and mga plants sa jar. So yun, nakabenta kagad ako, 700 pesos lang yung unang-unang kong benta ng jar. So natuwa-tawa na kami noon, hinatid ko pa sa bumili yung jar ka. Ngayong nagsimula yung pandemic, malakas talaga yung terrarium eh. Sobrang lumalaki na yung community namin ng terrarium. So hindi naman ako yung president ng terrarium, pero nag-aambag lang ako sa kanila kung paano gumawa, nagtumutulong ako kung paano. So hindi lang ako nagbebenta, nagle-lecture din talaga ako sa mga bumibili sa akin ng terrarium. So mayroon din mga offer sa akin na magturo sa mga schools, ganun. So pero hindi ko pa siya talaga nagagawa kasi medyo busy dito sa terrarium eh. Sa akin, step one talaga sa pagdating sa business, lalo na sa dito sa terrarium, kailangan unang-una gusto mo talaga yung gagawin mo. Pag-aaralan mo muna talaga kung paano nabubuhay yung mga plants. Hindi kasi lahat ng plants nabubuhay sa closed na jar eh. So, kailangan pag-aaralan kung anong plants yung pwedeng mabuhay, anong moss yung pwedeng mabuhay dyan, anong mix ng soil. Kailangan mo malaman yun eh. Hindi kasi pwedeng kahit anong soil lang. Kasi
Pagka na-over kasi naman sa nutrients ng soil ng terrarium, pwedeng magkaroon siya ng lumot eh. Kasi over siya, no? So hindi na lahat nakukuha ng plants. Nagkakaroon ng mga lumot sa loob. Nagkakaroon din ng mga mold, so naglalagay din kami ng springtails. Springtails and isopods, yun yung mga parang maliliit na insect na kumakain ng mold sa loob ng terrarium. Hindi naman siya masyadong, hindi siya nakikita masyado, pero meron siyang ganun. Kakain siya ng mga molds. And yun nga, nakaganda sa terrarium, nakakabuo kasi siya ng ecosystem sa loob. Aangat yung tubig, magbumuhis yung glass, babagsak ulit. Parang yun yung mini-earth pa. Tataas yung tubig, tapos uulan, babagsak ulit sa halaman. Yun talaga yung purpose ng terrarium. So nabubuhay talaga ang terrarium ng umabot minsan ng 50 years ang terrarium. Kailangan nilang malaman din na kung paano siya nabubuhay, yung temperature na dapat sa kanila. Na alam mo dapat na bawal sila sa direct sunlight, bawal sila ma-overwater or ma-underwater. Kailangan mo din talagang makapi kung saan sila galing. Yung mga moss, kunyari, galing sila sa malamig na lugar. Dapat yung mga pupestuhan mo ng moss, malamig din, ganun siya. Step 2, hanapin mo talaga yung market mo. And yun, hanapin mo yung market mo kung saan ka makasell. Tapos, sipag at tsaga talaga yung puhunan. So, ang ginawa ko kasi sa akin, lahat ng mga page dito sa Bulacan, sa Quezon City, nagpo-post ako eh. So kahit walang nagla-like, walang nag-share, walang nag-inquire, nagpo-post lang ako eh. Pero nung pumatok siya, yung matagal ko na na-post, ayun, marami nang nag-inquire ngayon. Tsagaan lang talaga. Siguro mga umabot ng ilang buwan din, mga 2 months siguro bago may nag-inquire ng mga... Tapos nakaganda rin dito yung mga moss, ginagamit to siya sa school eh. May nagtaterrarium na din yung mga grade 6 student. So bumibili na rin sila ng mga moss namin. Yung third step ay dapat naiiba ka sa ibang nag-business. Katulad ko, kasi ako, sarili kong design to eh. Wala kang makikita ng ganitong design ng ibang nagtaterrarium. Kung may makikita kang ganitong design ng ibang terrarium, hindi ko naman sinabi na baka ginaya nila ganun. Pero parang, kasi ako wala akong inspiration sa terrarium. Parang gusto ko lang miniature lang siya na nakikita ko siya ganun. Meron kasi nagtaterrarium na malaki yung mga halaman. Ako gusto ko maliliit. Bihira kasi yung gumagawa ng ganito. So, kaya siguro pinapatok ng mga tao. Ang tip ko talaga is mag-search ng iba't ibang klaseng design. Okay lang naman manggaya ka ng design, pero mas maganda yung lumabas yung sarili mong art sa gawa mo. Kasi iba pa rin yung sarili mong gawa, mas mapapatokin yun eh. Mahirap din sa, para sa akin, yung nanggagaya. Minsan ang hirap niyang kopyahin eh, pag may kinokopya ka. Mas mahirap siya, mas maganda yung sarili mong design. Tsaka magtiwala lang sa sarili na magugustuhan ng mga tao yung design mo. First thing kasi na sana na nalaman ko is yung paano talaga alagaan yung mga halaman sa terrarium. Noong una kasi namamatayan ako ng mga halaman eh. Hindi ko alam. Dati akala ko itatanim mo lang siya, ibabaon mo lang siya sa lupa. Buhay na siya eh. So yung pala, kailangan mong kopyahin yung pinanggalingan niyang environment. So kailangan dapat sana nalaman ko siya. Ang second thing ko is pagdating sa business, huwag kang madamot sa kaalaman. So yun, katulad ko, once na may nagtatanong talaga sa akin na mga bumibili ng moss, ng jar. Tatanong sila kung paano siya binibuild, paano ginawa yung terrarium ko. Sinashare ko din naman yung mga kung paano siya. Kasi pagdating sa business, yung mga buyer natin, babalik sa iyo yun. Basta mabait yung seller. Basta natututo sila, bumabalik sila. Minsan nga kahit namamatayan sila, bumabalik pa rin sila sa akin. Kasi nagustuhan nila yung service. So kailangan maganda yung service mo sa kanila. Hindi lang yung product mo yung maganda. Kailangan pati customer service mo maganda. Pagdating sa pag-package ko dati, madalas sa jar na babasagan ako eh. Pagdating sa pagpapackage ng mga jar, dapat secure talaga. Dapat makapal yung bubble wrap, styro. So pag naka-box lang, minsan nababasag talaga. Dun ko na-experience na nalugi ako eh. Nalugi ako ng mga 3,000 kagad nun eh. Isang client lang, nabasag yung mga jar. So ang masakit nun, hindi nire-refund ng courier yun eh. So yun, dapat matuto rin tayo kung paano ipack yung mga na. Ah yes, yung kinoconsider ko yung business ko as a success story kasi dahil sa business na to is nagkaroon ako ng time sa family. So yun, sa mga kids, nagkaroon ako ng time. And ayun, nakakatulong pa rin naman ako sa mga bills sa bahay. And na-express ko yung sarili ko sa ginagawa ko. So kumikita na ako, nag-e-enjoy pa ako sa ginagawa ko. Ang future plan ko talaga sa business is magkaroon ng sariling shop. So, more on terrarium and pati na rin yung aquascape. Isasabay ko na siya kasi kung meron naman ako shop, kaya ko na siguro mag-maintain ng mga aquarium.
And then, ang plano talaga namin ngayon is makapag-supply ng mga terrarium sa ibang bansa. Kasi maraming nag-inquire sa akin sa ibang bansa, sa US, sa Singapore, sa Japan, gano'n. Maraming nag-inquire about sa terrarium ko. Ang problema kasi, hindi siya madala doon. Baka kasi masira siya sa package. So, naghahanap ako ngayon ng courier na makakapagpadala ng terrarium ko doon na hindi siya masisira o madadamage. Sa mga gusto mag-start ng business, ang talagang is wag lang matakot. So, tuloy mo lang kahit basta kailangan lang mag-supportahan kayo, lalo na kung meron kang partner, supportahan ka lang ng partner mo na sa business mo. Then, tuloy-tuloy lang, wala kasi ang business kasi katulad ng terrarium, dapat walang hintuan pag-aaral eh. Pag-aaralan mo lahat ng bagong style, bagong mga plants na lumalabas. Marami kasi mga bagong moss na lumalabas na kailangan mong pag-aralan eh. Kasi parang pag ginamit mo siya, dapat mabuhay mo yung mga halaman eh. Dapat tuloy-tuloy, tiyaga, sipag, then hanap talaga ng market. So, promote your product talaga. Kung meron kayong gustong orderin or ipagawang design, pwede nyo po akong i-personal message. Hanapin nyo lang yung Udale sa Facebook. At pwede nyo rin akong kontakin sa 0905-480-6860. Sa mga gustong umorder ng terrarium, usually kasi ang terrarium namin is nabubuo ng maximum ng 5 days, pero pwede natin yung gawin ng mas mabilis kung ina-request po ni client na gawin siya. Sa Shopee namin, doon yung mga supply ng terrarium. Yung moss, glass, doon yung siya mabibili. Pero yung terrarium mismo, sa page namin siya sa Facebook page na Terrabox. Today, gagawa tayo ng terrarium. And gagawin natin to step by step. First step natin is pipili tayo ng jar. Ang nire-recommend ko is closed jar ang gagamitin natin. So, mas madali kasing mabuhay ang mga moss and plants sa closed kaysa sa mga open na glass. Kasi mga open na glass, mas high maintenance sila. Mas kailangan nila ng mag-spray ng water. So, pinili ko yung closed na jar. First step natin, kailangan natin ng pebbles. Ito yung pebbles kasi is pang-drain ng water. Pwede rin tayo gumamit ng mga lava rocks or kahit anong bato na pwedeng pang-drain sa tubig. So, ang nire-recommend talaga is at least 1 inch na pebbles sa ilalim. So, maglalagay tayo ng pebbles. Ang gamit ko ngayon is yung 7 colors. So, kahit ano naman ng gamitan, pwede naman. Yung pebbles nga pala is ginagamit siya para pang-drainage ng water. Kasi pagka yung mga roots ng halaman basang-basa, mas madali siyang mabulok. So, kailangan talaga ng merong drainage. Next step natin is kuha tayo ng charcoal. Ito yung charcoal, pampabawas siya ng smell and mga molds. Para hindi siya madaling magka-molds. So, yung iba naglalagay ng screen bago mag-charcoal kasi ayaw nilang humalo yung charcoal sa pebbles. Pero sa ngayon, hindi na tayo maglalagay no? Kasi maliit lang yung space natin. Ang next natin, gagamit tayo ng special mix soil namin. Ang special mix soil kasi namin is medyo matigas siya, medyo para siyang clay. So, para pagka nag-wall tayo, hindi siya magko-collapse. Next step natin is babasahin natin yung soil para makita natin yung level ng magiging soil natin. Kasi pag binasa mo yung soil, pwede pa siyang ma-flat pa. So pwede pa natin dagdagan kung sakaling flat siya. Yung soil na to kailangan medyo basang-basa. Kasi para mas malapot siya. Next natin is maglalagay na tayo ng moss. Nagamit tayo ng pin cushion moss. So, yung ibang tao kasi nalilito dito. Yung iba tawag nila star moss. Kasi magkamukha yung pin cushion moss and star moss. Pero yung star moss kasi mababa lang. Ang pin cushion, para siyang bilog-bilog. So, parang ganito. Sa paglalagay pa lang ng moss, pwede mo siyang itanim isa-isa or pwede yung bultuan. So, kung ganito kalaki, pwede siyang bulto na para mas mabilis. And yung mga gantong klase kasi ng moss is wood moss. So, hindi siya kailangan itanim. Kahit nakapatong lang siya. So, isang technique sa paglalagay ng mga moss, kailangan siksik siya para hindi madaling mag-collapse yung soil mo. Ayan. Yung mga moss na mga medyo nagdidilaw,
Konting spray lang ng water yan, magi-green ulit siya. Ayun, tapos na yung sa ilalim natin. So, pwede kayo maglagay ng iba't ibang klaseng halaman sa ilalim kung gusto natin. So, ito sa pinakasimpleng gawa lang muna. Pagdating naman sa wall, kailangan yung mix soil natin is basang-basa na siya. Para na siyang putik. Para makapit na. Ang nakaganda dito sa mix soil na to, kompleto na to, may isama na siyang charcoal, may cocopeat, so marami na siyang halo. So, ang technique dito, basang-basa talaga. Yung ganito, hindi magagawa sa mga ordinary soil eh. Babagsak siya pagka mga gumamit ka lang ng mga ordinary na soil. Pagdating sa ganun sa wall, kahit manipis, hindi pa ako talaga naka-experience ng flowers. Pero may mga naglalagay ng mga ano, ang style nila, yung wild orchids ka. Kasi yun, nabubuhay siya eh. Minsan kasi yung mga orchids na yun, nakikita siya kasama ng moss. Mga ferns, pwede mga ferns. So malapit na tayo matapos paglagay ng soil sa wall natin. Sa terrarium, ang pina-advice na lang dito is dapat bawal siya direct sunlight. Tapos 8 hours ang light niya dapat meron. Pwede nabubuhay naman siya kahit sa katulad ng ganito, room light, nabubuhay naman siya. Pero mas ma-appreciate mo siya kung meron siyang sariling ilaw. Next step po natin is maglalagay tayo ng moss sa ating wall. So ang gagamitin natin ngayon yung sphagnum moss. So itong sphagnum moss na to, ito yung parang young age pa niya eh, bata pa siya. Pagka medyo lumaki na siya, ganito na itsura niya. Tapos meron pang mas malaki dito na sphagnum. So ang technique din sa moss para mas maganda siya, dapat iwiwala yung mga moss niya para yung texture ba, paiba-iba yung nakikita ng tao. Ito, wild orchids to. Ito naman yung cat-stained moss. Tinawag siyang cat-stained kasi pala siyang buntot ng pusa. Ayan nga, cat-stained moss. So, wood moss din to. So, type siya ng fern. Sa pitoan niya kasi kahit kumuha lang ng stem, mabubuhay siya sa terrarium. So meron ding technique, dapat hindi siya partner yung paglagay ng mga halaman para sa design. Narin siya sa soil, kaya may soil siya sa ilalim.
Yan, tapos na yun. Kailangan ispray niyo mga moss para bumalik yung pagka-green nila. After 3 days, magbo-bloom na yan lahat. Pati itong mga phytonia. So, kailangan punasan yung sobrang moist kasi magsa-cycle kasi yun sa loob eh. So, pag na-over siya, magbo-brown din yung moss pagka-overwater. Kaya, kailangan pinapunasan yung mga moist na sa sobra. Tapos, once na mag-dry lang. So, parang wala talaga siyang specific, once a week, ganun, wala siyang ganun. So, ngayon, itetest natin siya kung babagsak yung wall natin, kung tama ba yung ginawa natin. Ito yung finished product natin. So, ito na po yung finished moss wall natin na terrarium. Mabibenta natin ito ng mga 2,500 to 3,000 pesos. Today, gagawa tayo ng terrarium using naman yung jar. So, first step natin, maglalagay tayo ng pebbles for drainage. Next step natin, kukuha tayo ng vermicast and ihalo natin siya sa cockpit. Yung vermicast kasi mayaman sa sustansya. Then, yung vermicast naman yung magbibigay ng moisture sa kanya. Then, nalagyan natin siya ng konting moist. After natin mag-mix, lalagyan muna natin pala ng charcoal ulit yung glass natin. Ang ginawa natin, mas mataas yung likod para mas makita lang yung design. So, ilalagay na natin yung minix nating vermicast tsaka cockpit. Next, maglalagay tayo ng stones. Ispray natin ulit siya. Then, itatanim natin yung peperonia. So, pwede nating bawasan yung stems niya pag masyadong malaki. Ang gagawin natin, magbubutas muna tayo sa lupa. Para hindi bumagsak yung lupa. Then, nalagyan natin ng moss yung karigid niya. So, ito na yung nagawa natin na simpleng terrarium using the jar. So, ito, mabibenta natin siya ng mga 500 to 1,000 pesos. Sa mga gustong umorder, pwede po kayo mag-visit sa page natin and mag-message. And sa mga gustong gumawa ng sariling terrarium, meron po tayong mga jars and moss na available sa Shopee shop natin. Hanapin lang ang TerraBox.